Okay, good morning everyone. Before I start, allow me to share a simple quote. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. To our very supportive President, Dr. Maria Lusty Makasinag, Madam. To the Executive Vice President, Dr. Pedro Nonoy Marciliano, Sir. To the very energetic NSTP Director, Professor Salvador Madilar, Sir. And of course, to the SNAPI Commandant, at the same time, the CDC Commander or the CDC Director, Lieutenant Colonel Ryan J. Brasa. May tukayo. Dalawa na kaming Ryan dito sa Bicol College ROTC Unit. Okay, and of course, to the members of the training staff headed by the newly promoted Technical Sergeant Tronquillo, the Corps of Officers, and of course, you, the ROTC cadets na nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Before I start to my message, kindly comment nga. Kasi every time nag-lecture ako sa inyo, pinapa-comment ko kayo kung nakatutok talaga or kung naka-monitor kayo. Kindly write your name in the comment para ma-check natin kung andyan talaga kayo. Okay, gentlemen and ladies, welcome to the Bicol College ROTC online class for the Military Science 2. Okay? I am First Lieutenant Ryan P. Llanaresas, the Assistant Commandant of the best ROTC unit in the Bicol region, which is the Bicol College. You are very, very lucky dahil andito kayo sa Bicol College. Okay? And of course, sabi ko nga, the reserve officers of the Philippine Army, at the same time, I am the regular police officer. Bakit? I am the product of the ROTC. Kaya ini-encourage ko ang lahat na matapos nyo itong ROTC. After this course, kayo ay magiging members ng Ready Reserve Battalion. Magkakaroon kayo ng serial number. Hindi katulad ng other kung nawala kayong serial number. You are authorized to wear the field service unit or the camouflage pag you are the members of the reserve force. Okay? Today is the first training day. Of course, kaya nga andito lahat ng training staff to discuss, to discuss or magkaroon ng course orientation. Ano bang in-expect nyo this second semester? Of course, you will undergo 15 consecutive training days. Tatapusin nyo yung 15 training days. And kanina, tinakal na ng ating tactical PNCO, operation PNCO, this subject na ituturo sa inyo ng ating training staff. Not only the training staff, but the members of the Corps of Officers, headed by the Cadet Colonel, ang ating Corps Commander. Ano pangalan natin? Ito. Okay, yan ang ating Cadet Corps Commander ng Bicol College. Okay, hindi ko na ito papahabain ng akin dahil makikita pa tayo sa ating mga lecture. Sabi ko nga, hindi lang ako as your assistant commandant. I stand also as your instructor. Magtuturo ako every time na may subject na. Ito, sabi nga kanina, yung ating mga subject na itatakol, andyan yung tinatawag na God awareness or the gender and development, andyan yung ating military organization, military history and evolution, andyan yung tinatawag na basic weaponry, andyan yung tinatawag na squad tactics, andyan yung tinatawag na map reading and land navigation. Although nasa online class tayo, okay, itatakol pa rin yan. And of course, the most important is the drills and ceremonies. Kasi karamihan na graduate ng other ROTC, hindi marunong ng left and right, hindi marunong ng kinds of rest, hindi marunong ng manual of arms. Kaya nga mayroon tayong sinatawag na drills and ceremonies. Okay, andyan yung kung magkaroon nga ng face-to-face, magkakaroon tayo kasi isa sa mga requirements to finish this course is magkaroon ng proficiency firing.
dapat magkakaroon niyan dahil because of the pandemic, it made you nawala yung ating proficiency filing. I hope before you finish, before the end of this semester, magkaroon tayo ng proficiency filing. Bakit? Because sabi ko nga kanina, you will belong to the Ready Reserve Battalion. Kung hindi ka magharunong maghawak ng M16 rifle, hindi mo alam the parts, and hindi mo alam how to disassemble the M16 rifle, ay wala. Kulang yung ating MS2. Ha? Tayo lang, the Bicol College, ang nagkakaroon ng ganong setup na at the end of the course, nagkakaroon ng proficiency file. Okay, gentlemen and ladies, before I end this message, allow me again to give a simple quote. Nakadalawa na tayo. Sabi nga, wisdom comes not from age, but from education and learning. Gentlemen and ladies, that's all. Thank you and good day.